Hello guys, kamusta kayong lahat at welcome back dito sa May Art Life. For today's episode, ang art material natin ay from Japan Home Center. Ito ang kanilang watercolor set and it's only for 66 pesos. Parang sulit na rin pero malalaman natin later kung sulit nga ba. Ang watercolor set na to ay merong 10 colors at dyan makikita nyo lahat ng kulay na meron ng set na to. And each tube is 6 ml. Sa gilid, pinapakita rin niya dito yung mga colors na meron ang watercolor set na to. Sa likod naman is yung colors pa rin, kaso nga lang naka-Japanese yung sulat, so hindi natin mabasa. Pero mamaya, we will go over all of the colors. Alright, so yan yung packaging nitong Japan Home Center watercolor set. And guys, habang binubuksan ko to, if you're new to the channel, kung this is the first time that you watched My Art Life, please do show your support by clicking that subscribe button. And also, i-like nyo na rin yung video. It will be a big help para sa channel na to. As well as, share nyo na rin to all of your friends na mahilig din sa art through different social medias. Alright, and now na nabuksan na natin yung packaging, let's get back to the review. And as you can see here, ito yung lahat ng colors and yung mga tubes na meron sa watercolor set na to. And dun sa tube, meron dong box. Dyan nyo pwedeng ilagay yung pangalan nyo para hindi mahalo sa iba or hindi siya mawala. Alright, so we have white or shiro. And we also have yellow or kiro. Vermilion or shuiro, red or aka, yellow green or kimidori, green for midori, cobalt blue or ao, airo for Prussian blue, chairo for brown, and kuro for black. Alright, so this time naman, let's do some swatching para makita natin kung gaano kaganda tong watercolors na to. And so far, yung white dito, tayo na siya. So I have to squeeze a little bit harder para lumabas yung paint. And for this yellow naman, masyado naman siyang matubig. Pero guys, if ever this happens na matubig yung paint na nasa tube, hindi pa siya expired. It just means naghiwalay lang yung pigment from the suspension or the binder. Alright, so ngayon, ilabas muna natin lahat ng color and let's get it laid out on the palette para mapagsimula na tayo with swatching. And so far, yung observation ko is yung ibang paints halos tayo na yung iba sobrang namang matubig. Alright, and this time, ilabas na rin natin ang ating swatch sheet. Simulan na natin mag-swatch. Alright, and let's start off with the white. And let's see kung opaque siya. And yeah, opaque nga siya dahil na-cover niya yung black na stripe. And let's see on the other colors kung gaano sila ka-opaque. So, kapag ang color ay na-cover niya yung black band pero not too much, that will be in the category of semi-opaque. So, meron tayo actually tatlong categories for watercolor. Transparent, opaque, and semi-opaque. Ang isa ko pang na-observe dito sa watercolors na to are, kung makikita nyo, streaky siya. Yung parang may linya-linya or kita mo yung brush stroke. Ito kasi dahil yung consistency niya, masyado siyang malapot or makapal. So, hindi siya tulad ng ibang watercolors na, di ba, it flows through the water, tapos it spreads through the paper. Ito hindi. Para siyang gel ang consistency or parang oil. So, you have to push the paint around para kumalat siya dun sa paper. And I don't think alam niyo tulad ng ginagawa sa loose watercolors or loose floral watercolors na parang isustroke mo lang siya once and kakalat na yung kulay. I don't think this would be the same dahil nga dun sa parang gel consistency niya. Ito sa blendability test, mas papakita ko sa inyo ng close up. Yung ibig kong sabihin,
dun sa parang gel na consistency niya or oily consistency. And kung makikita nyo, the colors do not blend at all. You have to push the colors around para mag-blend sila, pero it still doesn't blend anyways. And this time naman, ito yung artwork na ginawa ko for or using these watercolors. And this time naman, ang titingnan natin is kung chalky ba ang watercolors ito or nagta-transfer ba siya. So far, yung texture niya is it's sandy and rough. And yes, meron nga siyang transfer. Most likely, kaya sandy at rough yung texture nito is because puno siya ng additives or ng fillers. At kaya naman siya nagtatransfer dahil kulang naman yung binder niya or yung parang glue na nagdidikit ng paint dun sa paper. So far, I recommend this to beginners na nag-experiment pa lang with art materials and color. Alright, so that's it for today's video. And guys, don't forget to watch nga pala yung art time-lapse nung ginawa ko yung artwork na to for this watercolor review. And don't forget to, again, subscribe, like, and share this video. Thank you so much everyone for hanging out with me today. And yeah, take care and I'll see you on the next video. Bye for now, everyone.